8 sa bawat 10 botante sa Butuan City, Agusan del Norte ang handa raw ibenta ang kanilang boto. Ayon niyan sa survey ng isang universidad doon. Ang nakababahala sa resulta, kung dati lubhang kahirapan ang dahilan ng vote buying, ngayon mga simpleng bagay na lang tulad ng cellphone load ang katumbas ng kanilang boto. May news to go si Michaela Papa. Sa survey na isinagawa ng Father Saturnino Orios University, nasa 80% ng 1,833 na respondents ng Butuan City ang nagsabing payag silang tumanggap ng pera kapalit ng kanilang boto ngayong 2013 elections. Ang mas nakababahala pa, 32% dito ay mula sa youth sector o edad 18 hanggang 30. Ilan sa mga dahilang binigay para makabili ng load o mag-happy-happy. Kahit 84.37% sa kabuoang bilang ng respondents, mas mababa sa 5,000 ang sahod kada buwan, mas kaunti raw ang nagbigay ng dahilan na malapit sa sikmura, katulad ng para makabili ng bigas o gamot. Ayon sa head ng research team na si Dr. Mary Joy Miller, ipinapakita ng survey na hindi na lamang problema ng kahirapan ang vote buying at selling, kundi problema na rin ng values. Since the university is engaged with voters' education, we are into massive actions doing our voters' education, as well as the university has already talked about incorporating voters' education in our curriculum, since we have found out that 8 out of 10 ang nagsasabing pwede nilang ipagbili yung kanilang boto for this coming election. Ayon sa isang sociologist, isa sa mga dahilan kung bakit naging katanggap-tanggap ang vote buying ay dahil minsay positibo pa ang pagtingin ng mga mamamayan sa kandidatong bumibili ng boto. Pag ang eleksyon, accessible, so mas madaling humingi ng konting tulong, di ba? Number two, ang kandidato kapag araw na eleksyon, election season, mas generous. So, nagbibigay kasi parang feeling ng mga Pilipino, mas you are open to their needs. Pero babala ng PPCRV, ang pagiging bukas pa lang sa pagtanggap ng pera, kahit hindi pa kapalit ang boto, ay pagbubukas ng pinto sa mas malaking katibolean. Binabayaran ng kanilang boto para mailagay sila sa posisyon ng yung kanilang mga illegal practices mapatuloy-tuloy. Sana tingnan natin yun. Yumaman ba ang mga tiga-Butuan dahil doon? Michaela Papa, GMA News.